Sa naging eksklusibong interview ni Marlica sa abogado po ni Mr. Morales, ay dito isiniwalat niya po kung paano talaga tinarget itong si Mr. Morales, dito si Jinko Estrada, lalo na po sa dokumento na mukhang dito nakakita ng paraan, ng dahilan itong si Jinkoy para ipakontemp itong si Mr. Morales. At matagal po nilang pinag-aralan ito. Dahil matandaan po natin sa pangalawang hearing ata o basta nung nandun po si Jinkoy, nagsisimula na po siyang mag-interrogate kay Mr. Morales at the same na tanong po ang kanyang ginawa. At para sa akin, kahit si Picoy ay naging pain po, sinadyang magpakontemp para madamay din po itong si Mr. Morales. Napa-authenticate sa kanya, matagal na po siyang nag-apply ng pideho, no? So sa tagal na po na yun, hindi niya na po exactly ma-recall kung ano po yung mga nilagay niya. Pero definitely, dun po sa portion when you are asked, have you ever been formally charged? Nung mga panahon na po yun, nakasuhan po siya. And fortunately, na-acquit po siya. Kaya po yung pagka nag-fill up po siya noon, he's proud to say, to click on the yes box. Tapos kasi po doon sa ilalim po ng yes, if you say yes, at may nakalagay po doon na others, please specify. So inilalagay niya po doon yung special order no acquittal po niya. Kaya there is no reason for him not to even say no na hindi po siya na-charge. Kasi po, meron po siya pero he was acquitted. And to date, wala pa po siyang conviction, kahit na anong kaso pa. So, ibig sabihin, sir, kahit na nilagay niyang no, ibig sabihin, okay pa rin, tama ba ang pagkaintindi ko? Hindi po kasi. Kung no po kasi, hindi po naman po kasi, because he was formally charged. Okay. No? He was formally charged. Kaya dapat, yes yun, at nakalagay doon yung special order number. Pero kasi, ho, the reason why he was asking for the original documents, kasi ho, hindi ho niya lubos maisip na inalagay niya ho no. Yeah. Kasi ho, yes, he will be proudly stating yes. In fact, acquitted ho siya. Yun ho yung reason lang ho niya. Kaya there's no reason for him to deny na nakasuhan ho siya. Sir, sabi ko lang ho naman sana i-treat yung client ko. Yung hello? Kasi unfair treatment po talaga yung nakita namin. Actually, nakakadurog ng puso. Yung nagsisinungaling na unang si Picoy, ni hindi man lang nasigawan o nabulyawan yon ni Jinkoy Estrada. So, nakatutok talaga siya. Paano mabulyawan yun, mga kababayan po natin? Ano? Kasi si Picoy, talagang halata po na mukhang connivance nga at kasama po sa planong ito na pagpapakontemp dito kay Mr. Morales. Si Senator Bato lang po yung talagang nagtanong kung patas po itong si Jinkoy ay dapat in-interrogate niya, tinanong niya ng malaliman patungkol sa involvement ni Kumar. Dahil sa katotohanan na magkakilala po at mukhang hindi lang basta-basta magkakilala, mukhang may pinagsasamahan po itong si Picoy, Jinkoy at itong si Kumar. Halata naman po, obviously, na talagang gusto nilang parusahan itong si Mr. Morales dahil sa pag-expose nitong dokumento. Hindi naman actually siya yung nagpalabas, I mean yung pagpapatunay niya na bilang buhay na testigo sa dokumentong nakasulat ang pangalang Bongbong Marcos at Maricel Soriano sa isang PDEA pre-ops na hinarang naman umano ni Ochoa na i-deny naman, na i-deny sa Senado. So, obviously, walang aamin dyan sa mga pangyayaring yan. Dahil unang-una, ang ebidensya po ay kulang. So, yan ang problema natin kasi kulang-kulang yung ebidensya. Pero at least nalaman po natin ang katotohanan na talagang sumisinghot siya. Hey, Mr. Morales, sa client niyo, ramdam po namin yung galit niya. Okay, ng pag-discredit niya at pagsira niya kay Agent Morales. So, kayo din po ba? Yung na-feeling niyo during that time? Kasi yung client ko po is just a resource person. In fact, may other tinokontak na hearings po ngayon. Allegedly, kine-question po yung nationality ng isang mayor. Pero very polite po yung mga senators.
And very obvious naman na nalayo to the teeth kasi hindi nga mo niya maalala kung saan siya nagtira. And kung bakit late po siya nag register ng birth certificate. Pero the senators there were very polite dun sa witness nila. I was just wondering why medyo hindi po kagaya ng treatment po kay Mr. Morales po. Yung leak PDEA documents po na yan, hindi po galing sa client po yan. No? Na-leak po yan, nagkaroon po nagsimula ang problem niya. The reason why he's being asked to testify is based on his knowledge kung ano po ba yung pangyayari doon sa likod ng document na yun. And the only one who can authenticate such document, yung umikot na yan na document na po na yan, eh si Mr. Morales, kasi siya po mismo ang gumawa niya. So yun lang po ang in-authenticate niya lang po, kasi yun po ang ginawa niya. Pero kung sa pagkala ko, wala po siyang, he doesn't have any motive para pakalating niya dahil diyan po naggumulo ang buhay po niya. Yun talaga eh. Nasa pwesto ngayon, itong nakapangalang sangkot umano sa paggamit nitong illegal na pulburon. Unang-una, mga kababayan po natin, the moment talaga na lumabas po itong si Mr. Morales at pinatunayan na ang dokumento ay siya gumawa, doon na talaga magsisimula ang kanyang kalbaryo. Kasi unang-una, kung hindi naman siya lumabas, walang magpapatunay na ang dokumento ay may gumawa, nandyan ang gumawa, buhay ang gumawa, eh di ibig sabihin wala sanang ganitong klaseng pagdinig, wala sanang baklasa na nangyari sa Senado. So malaki kasing impact ng dokumentong ito. So ibig sabihin, nagpapatunay lang na totoo talaga ang dokumento ito. Maraming nasaktan, maraming magkakaibigan na nanasira dahil sa dokumentong ito. Di po ba, mga kababayan po natin? Maraming nasaktan at ang dami. Si Senator ba ito? Ilang bisis na dinurog ng mga kongresista. Si Gadon, di ba? Ilang bisis nagsalita ng mga masasakit na salita laban kay Senator ba ito? Dahil sa dokumento na yan. Ngayon, si Mr. Morales na kulong dahil sa dokumento na yan. Ang tanong, ano ang susunod na mga pangyayari? Sana wag naman po ha, itong naisip ko, baka magkaagurguran. Sana wag naman po. Na-mention, during the investigation, pinapatawag po yun, pinapasapina po yun, sinasaman po yun. Kasi nga, for them to be able to shed light, yeah. Dito po sa nangyayari ngayon, dito sa controversy, na the controversy that is brought before us, sino ang makapag-clear niyan? Kundi yung mga witnesses po. And since na-mention po yung mga pangalan na yon, as much as possible, lahat po na na-mention, dapat po na-invite for them to be able to express or to shed light on the controversy. Yes. Sir, pinaka-concern ko yung safety and security ni Agent Morales. I believe wala pong nagbigay ng tulong sa kanya, no? From the government, aside lang doon sa Senate, what they call that, OSA. OSA po. Office of the Sergeant at Arms, po. OSA. So, di ba yun lang ang nagbigay sa kanya ng security during the day of the hearing? Pero other than that, wala po talagang ibinigay ang government even though mayroong pagbabanta sa kanyang buhay. Yes po. Ang OSA po, as discussed by General Ancan, we were able to talk to him. Sabi po kasi sa amin na ang OSA is only limited to provide yung security dun sa Senate-related concerns. But since meron pa po siyang mga ibang hearings that he has to attend to, hindi na po na-provide ng OSA po yun dahil hindi na po Senate-related. So, in short, wala po siyang security or protection dun sa mga personal po niyang mga kailangan attendan ng mga hearings and other errands. Yun po. So, yun lang po ha, mga kababayan po natin. Medyo delikado talaga sa totoo lang itong buhay ni Mr. Morales, lalo na po wala po siyang security na ibinigay ng ating gobyerno. Kung supposed to be, dapat bibigyan siya ng seguridad eh. Dahil whistleblower po siya at ang kanyang binubulgar po ay napakadelikadong isyo. Paggamit ng illegal na droga, ang sangkot ang ating presidente. Pero hindi po siya binigyan. So malinaw na may panggigipit, malinaw talaga na ayaw nila na lumabas ang katotohanan. Lalo na po si Jinko. Lalo na ngayon, hawak na nila yung Senado. Sila na po yung namumuno ngayon. So I'm not sure kung kaya pa ba isulong ni Senator Bato itong susunod pa na pagdinig, mga kababayan, sa PDEA. Pero nakakabilib po kung tutusin ang tapang po ni Mr. Morales.
nanindigan, kahit marami pang nag-try na patahimikin siya, susuhulan, hindi po siya umatras. Kanina po ba, sa, bago kayo pumasok sa Senate, may mga tao, may mga supporters si Adrian Morales sa labas ng Senate? Hindi ko po masyadong napansin, ma'am, nung papasok po. Pero nung palabas po ako, ayun ho, nandun na po yung mga ano, yung supporters, despite the heat, no? Kasi natapos po kami, iniwan ko po si Adrian Morales, medyo ano na, past 12, na masyado mainit na masyado. Pero nandun naman po yung mga ano, supporters, and then I was able to talk to them naman po. Nung when they interviewed me, masabi ko naman, na, don't worry, because Adrian Morales is in high spirits. And, excuse me, yun lang, ang gusto niya, sana wag sila mapagod sa support. Yeah, for sure, hindi po. Yung family po ba niya, na-contact ninyo? Na may pumunta po bang family doon? Ano pong balita sa pamilya niya? Nung nasa detention room po kami, initially, his wife was, syempre, expected naman po na medyo naging hysterical and, she was so worried na sabi niya, paano na to, paano na yan, anong mangyayari? And then Agent Morales gave the phone to me. Ito ko, sabi mo si attorney. And in-assure ko naman po na, ma'am, don't worry po, maganda naman po yung situation po niya. Ang problem lang po, kumbaga, I mean, with regard to sa situation ni Agent Morales, ano naman, matapang po si Agent Morales. Ano mo siya, in high spirits, and then yun lang, kailangan niya lang ng support, no? So ayan po ha, mga kababayan po natin, buti na lang at maayos naman umano ang kalagayan ni Mr. Morales, kinumpirma po ng kanyang abogado sa interview ni Maharlika, at on high spirit po. So talagang kailangan natin ang tulong at suporta po ni Mr. Morales. Kung hindi man physical, personal, panalangin po sa kanyang seguridad, mga kababayan po natin. Lalo na po, malalaking isda po ang kanyang mga nakakalaban sa ngayon. Kaya talagang kailangan niya po mag-ingat at dapat maging mapagmatyag po tayo, mga kababayan, lalo na sa pagbago ng liderato ng Senado. Tanda natin, isa po sa nagsira kay Senate Migsovere, Senate President Migsovere, ay itong issue po ng PDEA documents. Ingat po kayo lahat, mga kababayan.